Hi everyone, kumusta ulit? Hindi na matapos-tapos ang mga bumibira kay Francis Leo Marcos. Ilan sa mga personalities na bumira kay Francis Leo Marcos ay sina Arnold Clavio, Ali Soto, Baron Geisler, and ngayon meron na namang isang radio announcer na ang pangalan ay Deo Macalma. Naging issue ngayon yung interview ni Deo kasi kay Bongbong Marcos. Tinanong kasi ni Deo Macalma sa isang phone patch si Bongbong Marcos tungkol kay Francis Leo Marcos. Sinabi ni Deo Macalma na sinasabi daw ni Francis Leo Marcos na magkapatid sila. At ayon sa sagot ni Bongbong Marcos, dininay niya na magkapatid sila ni Francis Leo Marcos. At sabi ni Bongbong Marcos, simula nang bumalik ang first family dito sa Pilipinas after ng exile nila, ay marami na nagsulputang mga nagkiklaim na mga kamag-anak nila. At dahil dito, sumabog sa galit si Francis Leo Marcos. Hindi ko rin kasi talaga maintindihan bakit ba pilit nilang kalkalin yung apelido na Marcos. Ang ibig ko sabihin, anong meron sa Marcos? Wala ko nakikitang koneksyon ng apelido na Marcos dun sa ginagawa ni Francis Leo Marcos. Hindi ba mas maganda kung tingnan natin kung ano yung ginagawa niya ngayon? Sabi ko nga dati, kung ano man ang mga kaso na meron siya sa past niya, ilabas nila yung mga proof or kasuhan nila sa korte, di ba? Kasi ako, honestly, hindi ko rin talaga siyempre kilala yan si Francis Leo Marcos, di ba? Sumikat lang siya sa social media kasi dahil nga sa kanyang pagiging good Samaritan, yung namimigay siya ng bigas. And nung mapanood ko yun, I didn't care about his surname na Marcos. Ang tinitingnan ko na lang yung mga papano niya hinahatid yung mga tulong sa kung saan saang lugar. Wala namang connection yung apelido sa ginagawa niyang pagtulong. Siguro masama kung halimbawa ginagamit niya yung Marcos para mag-solicit siya or humingi ng donation. Ginagamit niya yung pangalan nila Amy Marcos, nila First Lady, nila Imelda Marcos, nila Bongbong Marcos. Siguro doon, siguro kung ganun, masama. And kaso hindi naman niya ginagawa yun. Diba? And so far sa mga napapanood ko sa videos niya, wala akong narinig talaga din na sinabi niya na kapatid niya si Bongbong Marcos. Ngayon, tama nga siguro yung sinasabi niya na merong mga audio videos na ginagawa ng kalaban niya o yung mga galit sa kanya at chine-change yung mga sinasabi, diba? Kumbaga, hindi siya mismo yung nagsasalita, pinapalabas nila na yun ang sinabi ni Francis Leo Marcos. Malaking katanungan din sa atin kung bakit yung pagkatao niya ang pilit nating kini-question. I mean, okay lang siguro i-criticize natin siya kung halimbawa yung mga sinasabi niyang tulong ay hindi nakakarating sa mga dapat na tulungan niya or hindi kaya ay puro lang yung salita, wala sa gawa. Siguro kung mga ganun, pwede natin siyang i-bash. Pero kung i-bash niyo siya or i-criticize niyo siya dahil lang sa apelido niyang Marcos or dahil sa nagkukunwari siyang Marcos or nagkukunwari siyang mayaman, nagkukunwari siyang bilyonaryo, pero scammer siya, yung mga ganun. Parang malayo naman yun sa kung saan siya hinahangaan ng mga tao. They can always file cases pagdating dun sa mga yun. Like halimbawa, yung mga sinasabing scammer siya or yung mga sinasabi na fake identity. Hindi ba kasuhan nila? Pero yung mga tulong na binibigay niya, so far wala naman ako nakikitang mali doon. Wala naman ako naririnig na nagre-reklamo na hindi binigyan or sinabi na ninakawan sila para ibigay or sinabi na hindi totoo yung pamimigay ni Francis Leo Marcos. And I think marami rin talagang naniniwala na totoo itong ginagawa ni Francis Marcos dahil nakikita naman natin na may mga politicians din na talagang sumusuport sa kanya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nila pilit papagsakin si Francis Leo Marcos lalo sa panahon ngayon na kung saan ay kailangan ng mga tao ang mga tulong dahil nga alam natin hindi kaya ng gobyerno natin. Ang masama pa nito, itong mga nababatikos sa kanya, wala namang tulong na binibigay sa mga tao. Puro batikos na ang kaya nilang gawin, hindi ba? Tapos out of context pa yung mga batikos nila. Bakit hindi nila batikusin kung may mali doon sa pagiging good Samaritan ni Francis Leo Marcos? Doon lang dapat. Labas doon, katulad nung sabi ko kanina, kung tungkol sa pagkatao niya, tungkol sa pagka-fake Marcos niya, or whatever na walang koneksyon sa pagtulong niya sa mga tao, idaan nila sa proper forum. Mag-file sila ng case kung meron silang mga pruweba, di ba? Ilabas nila lahat ng mga witnesses nila. Para kasing wala sa lugar na binibira niyo yung tao, hindi dahil sa kanyang mga ginagawa,
ang mga binabato niyo sa kanya ay walang koneksyon sa kanyang mga kawang gawa. Hindi mo tuloy maisip kung ano ba talaga ang dahilan ng paninira nila. Takot ba sila na later on ay tatakbo sa politika si Francis Leo Marcos, na kung saan ay paulit-ulit naman niyang sinasabi na hindi siya tatakbo, na wala siyang interes sa politika. Ngayon lang din ako nakakita na ang isang taong tumutulong sa mga tao, sa mga mahihirap, ay binabatikos ng sobra-sobra. Tapos ang masama pa nito, puro naman haka-haka. Diba? Wala naman silang mga pruweba. Pwede naman silang mag-file ng cases kasi, yun yung tanong ko eh. Pwede silang mag-file ng case, diba? Tapos kung meron man siyang mga nagawang kasalanan or may mga mali siyang nagawa, let the witnesses come forward. Hindi yung ikaw yung magiging spokesperson nila, tapos hindi mo naman ma-present yung mga witnesses mo. Diba? Sino maniniwala sa inyo ngayon? Diba? Kaya ako, mas naniniwala tuloy ako lalo kay Francis Leo Marcos dahil hinaharap niya lahat itong mga bashers niya at hindi siya nagpapakabog. Tuloy pa rin yung pagkakawang gawa niya kahit na masyado na siyang nilalaglag ng mga bashers niya. So sino ngayon ang nagmumukhang tanga? Diba? Yung mga bashers. Kasi kung totoo yung mga paratang nila, edi dapat nagtago na si Francis Marcos, 'di ba? Or unti-unti na siya sigurong hinay-hinay na siyang mawawala sa limelight, 'di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi nila. Kasi kahit sinong tao, pagdamdam mo na unti-unti ka nang nabibisto, 'di ba? Dahan-dahan ka nang tatakas. Eh, parang nakikita ko hindi eh. Parang lalo pang nagiging agresibo si Francis Leo Marcos na natumulong sa ating mga kababayan. And ang madalas nilang ibato kay Francis Leo Marcos ay yung pamilya nila Bongbong Marcos. Na every time naman magla-live si Francis Leo Marcos at namimigay siya ng tulong, never niya na-mention itong mga taong ito. Never niya na-mention na nakausap niya si Imelda or nakausap niya si Bongbong or nakausap niya si Amy. Wala naman ako na, so far wala akong napanood na video na sinasabi niya yung ganun. Ang sinasabi niya lang, meron silang privilege communication. I have nothing against. Idolo ko to eh. Di ba? Eh, kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano kita, kung kaano-ano ko si Senador, si dating Senador, ito po ang sagot ko, Mr. Makalma. Maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privilege communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said, they are my inspiration. When we say privilege communication, ibig sabihin ito ay may interaction ang dalawang parties recognized by the law. Okay? So, recognize siya ng batas natin as a private, protected relationship. Whatever communication na meron dito sa dalawang parties na ito, it remains confidential. Na even ang batas natin ay hindi sila pwedeng pilitin i-disclose kung ano man yung kanilang napag-usapan. Yun yung privilege communication. Mga halimbawa nito ay halimbawa yung doctor and patient relationship, therapist and patient relationship, priest and parishioner relationship, yung mga ganun, attorney at saka yung client na relationship. Ito meron silang privilege communication. Yan yung laging sagot ni Francis Leo Marcos kung ano ang meron sa kanila ng family nila Bongbong Marcos. It's a privilege communication. So ibig sabihin, hindi niya pwedeng ilabas, hindi niya pwedeng i-disclose kung ano man ang meron sa kanila because of this. Ngayon ang problema, pilit kinakalkal ng mga tao. Ma'am Jen, De La Cruz, relax. Kayang-kaya ko po ito. Pakisabi po dyan sa ating mahal na mayor na kayang-kaya ko itong laban. Ma'am, I only speak only with documentation. I speak of my word only the truth and nothing but the truth. Ma'am, ako po si Francis Leo Marcos. They cannot take away it from me. Bakit? Ayan ang nanay ko, buhay pa. Susungal ganin lahat na magsasabing hindi ako Marcos. Katakutan nila yun pag lumabas ang aking nanang. Alam niyo, sa totoo lang, kung ilalaglag ko na ito, ilalaglag ko na ito kung ako yung mabubuwisit na. Pero hindi ko ilalabas ito. This is for my eyes only. Kaya lang nanggigigil ako sa itong hindot na news anchor na ito. Hindot tong tinamaan ng lintik na ito eh. Nanggigigil ako rito eh.
sabihin mo sa kanila kung sino yan. Hindi ko na ako ipapakita kung sino yung nag-text sa akin. Pero, ma'am, pakisabi kay Yorme, kay mali, pakisabi kay Tatang, wag na ho, ako na. Kaya ko po ito. Ako po ay sumulat na sa National Bureau of Investigation para imbestigahin itong mga to. Dadaanin po ito natin sa legality. Kaya po itong hindot na Deo Macalma na ito, bibigyan ko itong... bibigyan kita, pusang galaka! Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at ako at legit, legit ha, yung original na video ha, na galing sa akin mismo, na kinlame ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung kalad ka rin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang matanda kang gurang pulgasing pulgasing baong-bao. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Pilit kinakalkal itong bagay na ito na wala namang koneksyon sa pagiging mapagkawang gawa ni Francis Leo Marcos. Yun talaga yung malaking tanong sa akin. Kasi ko, I'm not a solid follower or a fan of Francis Leo Marcos. Pero hanga ako sa pagiging mapagkawang gawa niya. And nung manapapanood ko na yung mga ginagawa niyang pagdidistribute ng bigas, ng gatas, ng isda or whatever, kung ano pa yung mga pinamimigay niya sa ating mga kababayan, never na pumasok sa isip ko, nakalkalin ko pa kung sino siya, ano siya. Wala na akong pakialam kasi doon eh, di ba? Para ano? Para ano na alamin ko, di ba? Kahit malalaman ko, pwede ko ba siyang kasuhan? Hindi rin eh, di ba? Dahil wala naman akong preba kung hindi puro research sa Google lang ang pwede kong gawin. And these are all not enough evidence para mag-file ka ng kaso. Sayang yung oras ko pag ganun, di ba? So ba't hindi ko na lang tingnan kung ano yung ginagawa niya ngayon na nakakatulong sa ating mga kababayan and appreciate kung ano yung ginagawa niya ngayon. Bakit kailangan mo pabagsakin ng isang tao na unang-una hindi mo naman kilala, hindi ka niya kilala? Pababagsakin mo yung isang tao na hindi ka naman sinaktan, hindi ka naman inaano, di ba? Kasi nga hindi nga kayo magkakilala. So doon ako nagtataka, di ba? Ngayon kung hindi ka naniniwala sa kawang gawa na ginagawa niya ngayon, simula na nagka-pandemic, edi sana tumahimik na lang tayo, di ba? Kesa gumawa tayo ng kung ano-anong kwento, and alam natin sa technology ngayon, lahat pwedeng baguhin, pwedeng i-edit, di ba? Pwedeng baguhin, kahit hindi mo sinabi, pwedeng ipapalabas na ikaw ang may sabi. Ganun ka-high-tech kasi ngayon. So hindi tayo dapat basta nagpapapaniwala, di ba? Action speaks louder than words. So nakikita natin yung mga ginagawa niya. Kung hindi mo gusto na may mga tumutulong sa mga kababayan mo, edi tumahimik na lang tayo. Ganun lang yun. Naikwento rin ni Francis Leo Marcos kung saan nanggagaling yung pera niya na pinambibili niya para tulungan yung ating mga kababayan. Dono sa mga nagtatanong saan ho galing ang aking perang itinutulong. 2018 po, nagbenta po ako ng 50 hektaryan lupa. Okay, malaki po ang pagkakabili noon along the highway. Pagdating ho sa korte, ilalabas ko yung mga deed of sale na yan. Pati yung mga binayaran kong taxes. Pangalawa, nagbenta ho ako ng isang property ko sa Miranila worth 40 million. Maliit lang yung 40 million compared sa pinagbilang ko ng lupa. So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa niyo mga demonyo kayo? Kayo ang mga tunay na demonyo! Ah, nagagalit ako. Totoo! Real talk ako! Hindi plastic! So napipilitan tuloy siyang ikwento itong mga kayamanan niya. Baka naman ang lalabas naman ngayon is puro kayabangan yung mga sinasabi ni Francis Leo Marcos. Wala, hindi talaga matapos-tapos. Lahat ng may mabuting sinasabi si Francis Leo Marcos, kinakalaban naman ng mga bashers niya. Madali lang kasi talaga tapusin yan, di ba? Kung meron silang mga witnesses, meron silang mga enough na katibayan na mag-file ng kaso, sana i-file na nila yung kaso nila. Di ba? I-file na. Hindi yung puro na lang idaan sa social media ang mga paninira na hindi naman natin alam kung may basehan. Paano naman maniniwala din yung mga solid followers ni Francis Leo Marcos kung wala naman kasi kayong kaso? Di ba? Kung puro daldal lang, paano niya mako-convince yung mga followers niya na maniwala sa inyo
kung yung ebidensya ninyo eh weak, mahina yung ebidensya ninyo. Kaya ako personally, tuwang-tuwa ako nung marinig ko sa bibig ni Francis Leo Marcos na magpa-file na siya ng mga kaso dito sa mga gumagawa ng mga fake accounts niya, dito sa mga naninira sa kanya. Kumbaga overdue, dapat noon pa niya ginawa ito eh. Parang magsilbing warning na sana eh. Ngayon marami na kasi talagang nagbabash sa kanya. Ang sabi naman ni Francis Leo Marcos, hindi siya titigil kahit maubos yung pera niya, mapakulong niya lang. Lalo itong sinasabi niyang announcer na si Deo Macalma. Gusto ko muna, kung nakikinig ang NBA ngayon, nagpadala po ako ng email sa inyo at ito po ay galing dito sa aking pamunuan to the director of the national director Eric B. Distor, officer in charge National Bureau of Investigation, Taft Avenue Corner, Padre Faura, Metro Manila. Through Vicente de Guzman III, Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear Sir, I would like to formally report the proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content. Message thereof, number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me. Number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yon. 35th floor, Le Grand Tower 2, Eastwood City, Libis. Or number 73, Swallow Drive, Green Meadow Subdivision, Bagong Ugong Norte, Quezon City. Maraming salamat po. Nako! Lahat ng mga fake account, yung mga nagpapalabas ng fake news about me, yung mga audio-video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at citings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga faking video na yan. At kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Tama rin kasi yung punto ni Francis Leo Marcos. One-sided kasi yung interview ni Deo Macalma kay Bongbong Marcos, di ba? Pwede naman niya tawagan din si Francis Leo Marcos, di ba? Hindi yung parang ganun na pinapalabas niya na he's putting words into Francis Leo's mouth. At siya na mismo nagsabi na sinabi ni Francis Leo Marcos na magkapatid sila ni Bongbong Marcos. Doon uminit ang ulo talaga ni Francis Leo Marcos. At sinabi nga niya kay Deo Macalma na within 24 hours, kailangan ma-produce mo yung video na kung saan ay sinabi ni Francis Leo Marcos na kapatid niya si Bongbong Marcos. And make sure lang sana na hindi ito edited or hindi ito gawa-gawang audio-video, di ba? Na binago yung dapat sasabihin ni Francis Leo Marcos just to make it look na sinabi ni Francis Leo Marcos na kapatid niya si Bongbong Marcos. Ginagawan ko ng video minsan si Francis Leo Marcos depende sa mga ginagawa niya or depende sa mga sinasabi niya. Hindi ako gumagawa ng video para siraan yung mga sumisira kay Francis Leo Marcos. Pero ito ngayon, parang nakita ko kasi yung sincerity ni Francis Leo Marcos sa pagsalita niya na talagang galit na siya at willing na talaga siyang ibulgar lahat ng pagkatao niya. Parang sa sobrang galit niya. Kasi nga kahit sino naman talaga, katulad ni Francis Leo Marcos, ayaw niya magkaroon ng kaaway na magkasamaan ng loob sila with Bongbong or with Aimee or with
Imelda Marcos, di ba? And a few days ago, parang pinagsasabong din sila with the Tulfo brothers. So kung sino-sino na kasi ang ginagamit nila para masira si Francis Leo Marcos. Ang big question talaga sa akin, paano sila sinasaktan ni Francis Leo Marcos? Yun yung tanong ko eh. Bakit mo ibabash yung tao na hindi ka naman sinasaktan? Nasasaktan ka ba pag namimigay siya ng bigas? Nasasaktan ka ba pag namimigay siya ng kalabasa? Yun ang tanong ko eh. Kasi parang they all have the luxury of time to research, to check Google para lang malaman kung sino si Francis Leo Marcos. Siguro kung offended party ka, may nagawang masama sa'yo si Francis Leo Marcos, pwede. Oo, pwede kang mang-bash, pwede kang ganun. Pero patunayan mo. I mean, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Hindi yung puro, ang basis mo is puro research lang ng research. Hindi naman lahat ng nasa Google, totoo. Katulad din yan ng mga medicine-medicine na sinasabi nila na yung mga ganitong damo, yung mga ganitong prutas, mga ganitong ganyan, nakakagamot. Parang ganun na din. Sa Google mo makikita karamihan ng mga ganun. But is it clinically proven? Hindi naman siya clinically proven. So hindi natin siya pwedeng panghawakan as proof or panghawakan natin siya as the real truth. Ako magfo-focus na lang siguro ako dun sa nakikita kong mga pamimigay ni Francis Leo Marcos at pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Doon na lang ako magfo-focus. Hindi na ako magpapastress pa para halungkatin kung sino siya o saan galing yung pera na pinamimigay niya. Kasi kung totoo man talagang ninakaw niya yung mga pinamimigay niya, eh di sana marami nang nag-file ng kaso sa kanya. At walang mga politicians na magtitiwala pa sa kanya, di ba? And I don't think kung talagang manluloko siya, dakilang manluloko siya, I think hindi siya makakalusot kay Presidente Duterte. Alam natin yan. Dahil nagawa na minsan ni Presidente Duterte yan, ang patigilin niya ang kapa. Dahil sabi nga niya, it's an investment scam. So kung pwede niyang nagawa sa kapa yun, pwede niya rin gawin kay Francis Leo Marcos yan. Kung talagang scammer si Francis Leo Marcos. So yun lang mga kaibigan, inuulit ko, these are all my personal views. At ito yung pananaw ko kay Francis Leo Marcos. Hindi ko nagagawa ng question ang pagkatao niya. Hindi naman yun ang pinagyayabang ni Francis Leo Marcos sa panahon ngayon eh. Ang pinagyayabang niya ngayon is yung mayaman challenge niya. So dun lang ako nakafocus. Instead of pulling him down, kung wala lang din tayong magandang sabihin sa mga ginagawa niyang pagkakawang gawa, tumahimik na lang tayo. Hayaan natin ang batas na gumawa ng hakbang kung meron man siyang mga maling ginagawa, or hayaan natin yung mga biktima niya mismo ang magreklamo laban sa kanya. So that's it for now, my friends. Thank you for watching, and God bless Philippines.